Sa iba pang balita, hindi maiwasang magalit ng ilang mga senador nang makita ang tahasan ng manong pambubuli ng Chinese Coast Guard sa loob ng ating teritoryo. Ito'y matapos makita ang video ng pangaagaw ng China ng debris sa Pag-asa Island na malayo umanong matatawag na friendly consultation. Ang sentro ng balita mula kay Daniel Manalastas live. Yes, Audrey, tama ka dyan. Nainis nga yung mga senador kagabi matapos nga magkaroon na naman ng umano'y insidente sa Pag-asa Island na alam naman natin na teritoryo ng Pilipinas. At dahil dyan, nagsusulong sila ngayon ng isang resolusyon para makondena ang insidente. Nagingit-ngit sa galit ang ilang senador matapos mapanood ang video na yan na pinakita ni Senador Francis Tolentino kahapon, kung saan nang himasok umano ang China Coast Guard sa Pag-asa Island para ma-retrieve ang space debris. Napansin daw ito ng mga Pilipino na pumapalaot nung panahon na yan. China boat, as I've said, came within 20 to 30 yards of the Philippine rubber boat and forcibly at the tubing line of the space debris. Sila yung tali. See how dangerous the incident was, Mr. President. Baka rubber boat lang po tayo. Ayon kay Tolentino, itinanggi ng Chinese diplomats na nangyari ang insidenteng ito at nagkaroon daw ng friendly consultation pero iba raw ang pinapakita ng video. Wow! What are you doing? I asked for Dahil dyan, si Senador Ronald De La Rosa may buwelta at paalala. Kung nakikinig kayo ngayon, mga Chinese, galit na kami. To tell you frankly, we are mad with what you are doing to our troops. The simple bullying, I tell you, the simple bullying, and we cannot tolerate that act to happen again. Maring wala po tayong sapat na kakayahan pagdating sa military capability sa ngayon, but we should not give up even an inch of our territory. Segunda naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva, nakakasama ng loob sapagkat tinatanggi lang ito ng Embahada ng China na ito ay nangyari. Yung nakita ho nating video, kung hindi magngangalit ang mga Pilipino dun sa video na yon, baka hindi na tayo Pilipino, Mr. President. I would just like to put on record, Mr. President, kahit sa ang lupalop ng daigdig ka magpunta, bullying po yun. Dahil dyan, nagsulong na isang unnumbered resolution ang Senado para maglabas ang pagkabahala sa nangyaring insidente. Ayon naman kay Senate President Juan Miguel Zubiri, kailangan paigihin ang Pag-asa Island sa mga pasilidad. Para mabigyan natin sila ng sapat na, sapat na pagmamahal, nararamdaman po nila, nakasama po sila sa Republika ng Pilipinas. And to add to that, let us continue to push for Horizon 3, as Senator JV keeps saying, which is the modernization of our Navy, Air Force, and Armed Forces, and Army. Audrey, hanggang sa mga oras ito, wala pa nilalabas na pahayag ang Chinese Embassy hinggil nga sa isinawalat na video ni Senator Francis Tolentino. Audrey. Maraming salamat, Daniel Manalastas.